Hello, mga ko-OFW ko. Kumusta na kayo dyan? Sana lahat tayo na sa mabuting kalagayan. Magtsatsaga tayo para sa pamilya. Kahit tayo na sa malayo. Ganun lang talaga. Katatapos ko lang maglakad-lakad kasi kailangan ko talagang mag-walking kasi yun ang aking assignment sa doktor para lalo na akong lumakas. Ang hirap pag malayo ka sa pamilya, nagtsatsaga tayo para sa kanila. Yun lang. Sana mayroon din panahon na magkaroon katuparan ng ating mga pangarap. Yung iba dyan, nagpapara ng anak, lalo ngayon. Kabago-bago lang magbukas ang school, maraming gastos. Pero isipin na lang natin na yung mga anak natin, mga nasa mabuting kalagayan. At malapit na silang makatapos para nang sa ganun. Kayo naman ang pagsilbihan ng mga anak nyo. Sana ganun talaga. Yung paghihirap natin sa buhay, may ano din, may reward din sa mga family, sa mga anak na mababait. Na handang magsakripisyo din para sa kinabukasan ng magulang, kaya nagtsatsaga sa abroad kasi para makatapos sila. Ano mang hirap, minsan pagod, puyat, halos hindi makayanan, pero kinakaya ng magulang. Ganun lang talaga. Sa mga OFW na alam ko, walang ibang inisip kundi pamilya, proud ako sa inyo. I'm so very proud dahil kinakaya natin lahat ng mga problema natin sa buhay, lalong-lalo na sa mga anak na alam ko, nagka-college, yung iba, elementary. Maraming kailangan sa school, pero handa ang magulang na isaguyod para makatapos sila. Yun lang talaga ang pangarap ng magulang, maging maayos ang pamilya. Talaga. Minsan nga, kahit nagkakaroon pa ng problema, yung mga iniwanan ng asawa, nangiba-iba na, pero kinakaya natin. Ganun talaga. Hindi naman kaila yung ibang mga OFW, nagkakaroon ng problema, pero kinakaya. Pero nandyan lang si Lord para gabayan tayo sa lahat ng mga ano natin problema sa buhay. Kaya nga, maraming salamat Lord kasi ang mga OFW, lagi mong pinapalakas ang sarili, pinapalakas ang ang kaluuban kahit hirap na hirap na po sa buhay. Again, thank you so much. Maraming salamat. Lalong-lalo na kay Lord. Thank you po.